Naalala mo ba nung tayo ay mga bata pa na kung saan kapag tayo ay naglalaro sa mga lugar na kung saan may maraming mga babasagin na mga kagamitan, kagaya na lamang ng mga baso, pinggan at kung ano-ano pa. Kadalasan tayo ay sinasaway at kung minsan naman tayo ay pinapagalitan ng ating mga magulang. Lalong-lalo na sa mga bagay na kung saan malapit sa atin ay sobrang napakamahal. Ngunit alam nyo ba sa bansang China na kung saan may isang babaeng turista ang hinimatay matapos malaman nito ang presyo ng kanyang nabasag o nasirang gamit? At alam nyo ba na sa sobrang mahal nito ay kaya na nitong makabili ng mga bahay at lupa dito sa Pilipinas? Siya nga pala kung bago ka pa lang sa channel ko. At kung interesado ka sa ganitong klaseng kwento, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para mas lagi kang updated sa panibago pa nating future upload. So, simulan na natin! Sa halip na ipambili mo na lang sana ng iyong mga gusto o masasarap na pagkain, napunta pa sa ipambabayad mo sa mga nasirang gamit o nabasag mo. Di ba napakasakit nun? Kagaya na lamang ng isang pamilya ng babaeng nagmula sa China na kung saan nahimatay ito sa bisig ng mga manonood matapos subukan at masira ang isang mamahaling bracelet na gawa sa jade na bato sa timog kanlurang Yohan sa probinsya ng China. Ang jade stones ay kabilang ito sa mga precious stone na makikita sa ilalim ng mga lupa at talaga nga namang napakaganda nito at napakakintab. Kadalasan ay kumikinang ito sa ating mga mata. Sa katunayan ay mas mahal pa nga ito sa mga ginto. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay nadulas ito sa kamay ng isang babaeng Chinese at tuluyan itong bumagsak sa sahig na kanyang kinatatayuan. At dahil sa lakas ng impact ay nahati ito sa dalawang piraso. At nang makita naman ito ng may-ari, ito ay agad na umaksyon upang ito ay pabayaran ang bracelet na nasira sa mga panahon ngayon. Ngunit nung malaman ng babaeng Chinese ang presyo nito, ay kinabahan nito bigla. Bigla kasing tumaas ang presyo nito dahil sa nervyos. Nahimatay ito sa sobrang mahal naman kasi ng bracelet na iyon. May presyo lang naman yun na aabot sa 300,000 yuan o katumbas ng 44,100 US dollar. O kung sa pera natin, ito ay tumataginting ng 2.2 million pesos. Sinubukan din naman ng pamilya ng babae na ayusin na lamang ito sa pamamagitan ng pagbayad ng pera na nagkakahalaga naman ng 500,000 pesos. Ngunit, hindi sumang-ayon ang may-ari ng tindahan. Sa huli ay nakipag-ayos naman ang dalawang panig at ang babaeng Chinese ay nagbayad ito ng 1.3 million bilang danyos para naman sa kanyang mga nagawa. Sana ay maging isa itong babala para sa mga mahilig mag-shopping dyan, lalong-lalo na sa may mga babasagin at mamahaling mga kagamitan. Maraming salamat dahil natapos mo yung video natin. Siya nga pala, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para mas lagi kang updated sa panibago pa nating future upload, mga ka-KJs. Hanggang sa muli, salamat! Shoutout nga pala sa mga channel na ito. Alright.